Hello fellow grower, magandang araw po. In this video, time out muna tayo sa pagtatanim at hayaan mong i-share ko sa iyo ang review dito sa aking nabiling air cooler sa online, Lazada in particular. Bumili ako ng air cooler sa Lazada, itong umaandar ngayon ay 40 liters capacity allegedly. Yung isa naman ay 45 liters capacity. Meron pang pangatlo yan, 60 liters naman yung isa. Kaya lang, upon arrival, binubuksan ko muna yung kahon. Tinitingnan ko kung merong damage, kung merong broken. At yung 60 liters na diniliver sa akin ay basag yung kanyang front panel. As in, hindi lang basta biyak, ano? Talagang halos madurog yung harapan, yung bandang gilid ng middle portion ng panel. Kaya, nireject ko yung delivery. So, ngayon, dalawa itong item ko dito, isang 40 liters at saka isang 45 liters. At gusto ko i-share sa inyo ano ba ang maaasahan natin dito sa air cooler. Anyway, bumili ako nito kasi sobrang init nga ng panahon natin ngayon. Itong salas ko, at least around 30 square meters itong area ng salas and dining area. So, talagang mainit sa tanghaling tapat, lalo na hanggang bandang alas 4 o kahit alas 5 ng hapon. Kaya naisipan kong bumili ng air cooler na tatlo nga sana ito. Kung i-aircon ko naman kasi itong living room ay napakalaking gastos. At nagpa-estimate na kami ng split type, yung mga branded, Panasonic halimbawa, aabutin daw ng 60,000. Imagine 60,000. And then wala pa doon yung kuryente. So isa pang madugo yung kuryente. Kaya napag-desisyon na namin, air cooler na lang ang bilhin. Ito yung klase ng ano ba masasabi mo dito? Glorified electric fan. So nilalagyan siya ng tubig na malamig para pagbuga ng hangin niya ay malamig din. So mas maganda yung lamig niya kumpara sa electric fan kasi yung hangin ng electric fan ngayon mainit na rin. So para ma-neutralize yung init nitong loob ng bahay, ayan, bumili ako ng air cooler. So, ano ba yung initial na experience ko dito sa air cooler na to? Well, ito pong dalawang unit na ito, pagdating sa akin, parehong may problema kagad. Umaandar yung fan, okay. No? Yung isang yun, yung 45 liters, malakas nga ang fan nun. Ito naman, okay lang, kaya lang mahina yung fan niya. Yung actually, yung number 3 niya ay parang number 1 lang ng electric fan. So, yan nakikita nyo yan, number 3 na yan. Subukan natin ilagay sa number 1 para makita mo no kung gaano kalakas yung hangin. Yan yung number 1 niya. So halos bahagyan na lang umaangat yung tissue. Tissue lang po yan. Napakagaan yung papel na yan. Yan. So nagsuswing siya ngayon. Meron pa ring swing function pala itong parehong unit na yan. So, kailangan to ilalagay mo lagi siya sa high, yung pinakamataas niya. Para masatisfy ka sa hangin. Ang common issue na na-experience ko sa dalawang unit na ito ay hindi kaya ng water pump na iakyat yung tubig. So, halimbawa, ano, itong 40 liters na yan, ito lang yung water pump niya. At itong water pump na to, ang nakalagay dito ay 5 watts lang siya. Nakikita ba? Ayun dito, ayun no, 5 watts. Focus natin ng konti. Ayan, 5 watts lang siya. Doon. Yeah. So napakaliit niya. Ano? Para ipakita sa iyo kung gaano kalakas lang 'to, ibabad natin sa tubig at para makita mo. So ito, binabad ko na siya sa tubig na ganyan at isasaksak ko yung plug niya para makita mo gaano kalakas lang ang bomba. Nakikita mo ba yan? Halos bahagya lang. Considering na yung tatakbuhin ng tubig ay around 2 feet mula sa bottom nung kanyang tank papunta sa itaas ay talagang hindi niya kayang iakyat ang tubig. Napakaliit ng water pump. Yan. So, ang solusyon dito sa maliit na water pump na to ay palitan ng mas malaki. So, silang dalawa pareho ng problema. Parehong hindi nagsi-circulate ng tubig. Kasi yung water pump natin,
dapat yan ay mag-akyat ng tubig dito sa ibabaw. Yan. Ito yung outlet ng water pump. Mula sa ilalim, kung saan nakalagay ang water pump, nakababad sa tubig, kailangan mag-akyat siya ng tubig. Pakyat dito. Para itatapon yung sa likod, at pag tinapon sa likod, mababasa naman yung honeycomb sa likod. Ito yung honeycomb na kailangan mabasa ng tubig. Yeah. And then, yung fan naman, humihigop siya ng hangin galing dito sa likod. So, dahil malamig itong honeycomb, ay malamig din yung lalabas na tubig sa harapan. So, para malamig yung tubig na lalabas sa harapan, kailangan ay meron tayong yelo na ilalagay dito. Actually, i-advise ko po sa inyo dito, pag first time yung gagamitin, ay talagang malamig na tubig na agad ang ilagay nyo. Huwag basta tap water lang. Kasi matatagalan siyang palamigin kung itong mga box lang na ito, ice box lang na ito ilalagay, yung sinatawag nilang ice crystals. Sandali lang, wala na kagad ang lamig nito. So, para masyahan ka sa lamig, dapat yung tubig na isasalin mo sa kanya sa umpisa, yung talagang malamig na kagad. Kung pwede, medyo nagyayelo na. Para talagang malamig yung hangin na lalabas dito sa harapan. So, ganun yung proseso ng kanyang water pump. Mula sa ilalim, aakyat, papunta sa taas, and then maglalabas ang tubig dito, mag-overflow, papunta sa likod, at tutulog na naman, pababa sa likod para mabasa yung kanyang honeycomb. Kailangan laging basa yun ng malamig na tubig para malamig na mahangin ang lalabas dito sa harapan. So, yun ang problema. Itong dalawang unit na to, parehong mahina yung kanilang water pump. So, sa ganito, meron kang option ibalik sa seller. Ano, kung ayaw mo magpalit ng water pump. Ito kasing isang ito, nag-request na ako ng return. Ang problema ngayon, kailangan i-drop off ko pa doon sa courier, yung JNT na courier. Kailangan i-drop off ko pa doon sa lugar nila bago ako ma-refund. So, hindi mag-refund hanggat hindi natatanggap nitong seller yung kanyang unit. So dito naman pinalitan ko ito ng water pump at ang ipinalit ko ay itong water pump na to. SeaQuest, 'yan. At itong water pump na to, yung 600 ang ginamit ko, 'yan, model 600, actually 8 watts lang 'yan. Focus natin. Ayan, 8 watts lang siya. Pero kaya niya nang iakyat yung tubig mula doon sa ibaba papunta sa itaas. Mas maganda kung mabibili ninyo, ilalagay ninyo yung mga tipong 12 watts, siguro up to 15 watts. Lalo na pagka yung unit na mabibili ninyo ay merong mga honeycomb sa magkabilang gilid. Ito kasing isang ito, likod lang ang merong honeycomb sa kanya. Yung magkabilang gilid niya, wala siyang honeycomb. Itong isang ito na unbranded, actually unbranded pa siya, meron siyang honeycomb sa gilid, sa likod, at saka sa kabilang gilid din. Malakas din yung kanyang fan nung masubukan ko. Nga lang, ang problema nga ay hindi kayang iakyat ng kanyang water pump yung tubig hanggang dito. So halos 1 meter ang taas niyan mula sa ilalim, paakyat, hihigupin ng water pump, pataas yung tubig. So hindi kaya. Kagaya nun, 5 watts lang pala ang mga water pump nito. So talaga pong hindi kakayanin yan. So ito, nag-request ako ng refund sa seller, pero dahil nga mahassle, kailangan ko pandalhin sa courier para i-drop off. Baka palitan ko na rin lang ito ng water pump. Magpapaharap ako ng mga 12 watts. Anyway, yung 8 watts ng SeaQuest ay ubra na rin dito. Isa pang masasabi ko na issue dito sa mga air cooler na ito ay yung tinatawag nilang water capacity. Halimbawa, itong isang ito ay 40 liters daw. Yung isa naman, 45 liters. Yung timbang nakikita nyo sa harapan, yan po, ang capacity niyan, 16 liters or 4 gallons. Pagka pinuno ko ito at sinaling ko doon sa 40 liters, mapupuno na yon. So, hindi siya 40 liters. Actually, mga siguro 12 hanggang 16 liters. Yun lang ang capacity niya. So, una-una, hindi na siya 40 liters kagad. At yung isang yon ganun din, hindi sa 45 liters. Siguro nasa mga 20 liters lang ang
water holding capacity. So, isa sa masasabi kong medyo madaya na matatawag. Anyway, baka iba naman yung kanilang measurement ng liters, ano? Kung gaano kalaki o gaano karami. Baka iba yung measurement ng Chinese products. Another issue na pwede ko ma-share sa inyo, base na rin dito sa aking initial experience, ay napakabilis niyang magtunaw ng yelo. Okay, so nilalagyan natin ang yelo yan sa ibabaw. Dito. At dito, nag-stack na agad ako ng yelo sa freezer. Pero lahat ng nistack kong yelo, yung mga ice bag, pitong ice bag yun, nilagay ko dito, tunaw na agad siya. At itong kanyang sinasabing gel, ayan, sandali lang, siguro mga 15 minutes, ay wala na, malambot na rin siya at hindi na siya malamig. So, itong tubig niya ngayon, medyo malamig na lang ng konti, pero hindi na talaga nagbibigay ng malamig na hangin dito. Mas malamig pa rin siya kumpara sa electric fan. Pero yung lamig na gusto mo para ma-neutralize yung init ng panahon dito sa salas ay hindi niya pa kayang ibigay. Kaya naman ang sabi ko nga kanina ay mas mainam kung talagang malamig na tubig na agad ang ilalagay mo para medyo mas matagal na malamig yung hangin na lalabas sa kanya. Ito nga pala, magkaibang supplier ang binilihan ko. So, pero pareho silang taga Bulacan. At napansin ko, karamihan na nagbebenta, taga Bulacan eh. At least Bulacan ang address. So, magkaibang seller ito. Itong isang to, ang brand niya ay Lenodi. Ayun, nakalagay sa kahon niya, Lenodi. Ito namang isa, walang brand. Ang presyo nitong isang ito ay 3,250. Kasama na yung shipping fee. Around 2,700 lang siya eh. So, merong shipping fee na around 500 pesos. Kaya inabot ng 3,250. Ito naman to, inabot ito ng 3,700 plus. Ang presyo lang talaga niya nasa 3,200. And then, meron pang shipping fee, nasa 500 something din. Kaya inabot ng 3,750 more or less. So, itong dalawang to, nasa 7,000 na kagad yung naibayad. At ang problema, kailangan pa magpalit ng water pump para ma-enjoy mo yung cool breeze na kaya niyang ibigay. So, kung nagbabala kang bumili ng air cooler online, Lazada or Shopee man yan, ano po, palagay ko ito yung mga issues na normally pwede mong ma-encounter. Siguro, para maiwasan ito, itong ganitong problema, bumili ka doon sa mall talaga, doon sa outlet para matetesting lahat-lahat bago mo bayaran. So ito kasi una kong tinesting yung pagsaksak sa kanya, yung fan niya, kasi hindi pwedeng i-operate yung cooling system niya nang walang tubig. So yung fan lang muna at gumagana naman yung fan. And then yun nga, ang naging problema, water pump pala ang problema sa mga ganitong unit. Pero yung water pump naman ay madaling palitan. Pagka medyo nakakaintindi ka kung paano ang gagawin, ay madali lang din naman, basta meron kang konting tools, no? Pliers, halimbawa, meron kang pliers diyan, tapos meron kang electrical tape, ano? Pwede mong mapalitan yung water pump niya nang hindi na kailangan galawin yung button sa itaas. Kagaya nitong water pump niya na original, nitong isang ito, ayan, kinuha ko siya, pinutol ko siya actually diyan sa banderyan, sa gitna, no? Pinutol ko siya doon sa side na hindi siya mababasa ng tubig. So, importante po na hindi mabasa ng tubig kasi yung ating dugtungan. So, pinutol ko siya doon. And then, idinugtong ko yung natitirang wire sa taas. Idinugtong ko naman doon sa water pump na ikinabit ko. Ito yung sequest. Itong sequest na ito. Yan. So, hindi nagalaw yung wiring sa itaas doon sa button. Hindi nagalaw siya. Kasi nga, yung natitirang wire, doon ko idinugtong yung ikinabit ko na water pump. At yun ngayon ang nakababad doon sa ilalim. Yung natitirang wire nung water pump na kinabit ko, ito yon. Idinugtong ko siya dito ngayon sa water pump na maliit. At yun nga, kaya na-testing natin siya. Na napakahina, 5 watts lang. Yung 8 watts na Sequest, maganda po pag bibili kayo ng water pump, medyo branded na ang bibili ninyo para hindi underpower. Kung
hindi branded ang bibili nyo, medyo taasan nyo na yung wattage, siguro mga 15 watts ang bili ninyo. So, kung nagbabalak ang bumili ng air cooler, dahil sa init ng panahon ngayon, at talaga namang nakakawindang ang init ng ng panahon, pwede mong pagbasihan itong ating munting review sa dalawang air cooler na nabili ko na halos pareho ang issue, water pump. Maraming salamat po sa panonood at makita-kita tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower. Bye-bye!